Hi guys, kumusta na kayo? 3 o'clock na. We are on super lockdown. Wala nang tinapay. Ito na lang. Kaya gagawa po ako ng tinapay. Ito, nakahanda na. Ako po ay gagawa ng banh mi Vietnamese baguette. So, maglagay muna po ng 1 cup of warm water sa bread machine. Tapos po, ilagay ang 7 grams of instant yeast. Halu-haluin. One tablespoon of sugar. Ilagay na po ang 3 cups of bread flour or strong flour. One half teaspoon of bread softener or bread developer. One half teaspoon of salt. Two tablespoons of oil. Ayan po. Iset ang bread maker sa dough. Masakit po ang likod ko kasi nakatekwatro ko dun sa upuan dito sa kitchen. Tapos bigla ako nasa mid. Parang may nag-click na ganun. Kaya, ewan ko ano yun. Baka naipitan ng nerve. Thank you.
ko, hintayin lang. 1 hour and 30 minutes ang cycle. Ito guys, tapos na yung first rice ng banh mi. I-form na natin. Tingnan natin kung maninikit. Ito po, masahin na natin. Tansya lang po ito. Lagi muna natin dito. Ayan po.
ginaganyan po para maalis yung mga air. So, papasahin po natin to. Ito po. Pero isprayin muna natin ng water. Ito po, umalsa na, oh. Second rice. Dito po sa pan na to, maglalagay ako ng boiling water. Ilalagay ko ito sa bottom ng oven. Preheat the oven to 210 degrees. So ito po, islesin ko po ng blade. Basain. Sprayan po ulit ng tubig. Tapos po i-bake for about 20 minutes. Ayan guys, inalis ko na po yung tubig sa ilalim. Sprayan pa natin ng tubig. For the remaining 10 minutes. Ito po, tapos na ang banh mi or banh mi
Vietnamese baguette. Very crispy. Mainit na mainit pa po. Ayun po itsura niya sa likod. Guys, eto po, papakainin ko na si Granddad. Gusto raw niya ng scrambled egg doon sa banh mi. Ito po, 3 eggs minus 2 egg yolks. May crack. Baka may salmonella to. Tatapong ko itong dalawa. May crack po yung pangalawang na crack po. Mahirap na. Baka masugod pa sa ospital si Granddad. Mag-iingat po tayo sa mga itlog. Pagka may crack po, huwag nyo nang kainin. Deadly po ang salmonella. At hindi tayo tatanggapin sa ospital kung ganun-ganun lang. Dahil punong-puno na po ang ospital dito. So, ayun po, nasayang yung dalawa. Pero okay lang. So, isang egg yolk lang po sa tatlong itlog. Masakit po yung likod ko. Konting-konting pepper. Ayan po. Kahit bata, kayang-kaya itong lutuin. Ito po ang banh mi. Ayan po siya. Lagay natin ang scrambled egg. Lagyan ng konting ketchup. Ayan po, banh mi with scrambled egg and ketchup para kay Granddad. Na natin. Oh, thank you, honey. A homemade baguette. Vietnamese baguette. Vietnamese baguette. Banh mi. Banh mi. Yeah, that's what they call it in Vietnam. Very nice. Your plain scrambled egg with. With a little bit of ketchup, yeah. Enjoy! Thank you! So maraming salamat po sa panonood. Thank you very much. Hanggang bukas. Ano yun? Naglalangis. Keep safe. God bless. Bye!